at talakayan sa DWIZ. Panghimay sa mga isyong pambayan, palayak sa mga personalidad sa likod ng balita, komentaryong umaatikabo, balanse at patas na pananaw sa mga usapin. Ito ang balita at talakayan sa DWIZ. Umaga, Pilipinas. Ay, magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ngayon ang Lunes, ika-7 sa buwan ng Pebrero, taong 2022. Ito po ang palatuntunang balita at talakayan sa DWIZ. Ito po ang inyong lingkod, J. Mark Dagala. Mga kasama niyo po hanggang alas 7 ng morning. Tuloy-tuloy na. Diretsa na tayo. Balita na tayo. COVID-19 cases sa bansa nananatiling mahigit 8,000. 1,000 kaso ng COVID-19 posibleng maitala sa huling araw ng Pebrero. DWIZ! Pediatric vaccination sa edad 5 hanggang 11 aarangkada na ngayong araw. DWIZ! Kakayahan ay pagtanggol ang teritoryo at soberanya ng Pilipinas, mas palalakasin ang pamahalaan. DWIZ! Ika-6 na taas singil sa presyo ng mga produktong petrolyo, asahan na bukas. DWIZ! 1 linggo bago ang papalapit na araw ng mga puso, presyo ng mga bulaklak tumaas. DWIZ! At ilang lugar sa Metro Manila, makararanas daw ho ng kakulangan sa supply ng kuryente. DWIZ! Balita at talakayan sa DWIZ! Sa yan po ang mga headlines natin sa detalye ng ating mga balita. COVID-19 update. Nakapagtala Pilipinas sa mahigit 8,000 bagong kaso ng COVID-19 sa bansa batay ho sa inilabas sa datos ng Department of Health o DOH. Nasa 8,361 ang bagong kaso kung saan 3,609,568 ang kabuuan kaso ng COVID-19 sa bansa. 126,227 naman ang aktibong kaso ng virus sa Pilipinas habang nasa 3,428,815 o 3,428,815 ang kabuuan bilang ng mga gumaling matapos itong madagdagan ng 18,431, 18,431. Nakapagtala naman ng karagdagang 312 na mga bagong nasawi sa virus kaya pumalo na sa 54,526 ang bilang ng mga namatay sa coronavirus. Hindi pa dapat magpakakampante ang publiko sa kabila ng bumababang bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Ayon kay Octa Research Fellow Dr. Guido David, posibleng mas bumaba pa ang bilang ng mga naitatalang kaso ng COVID-19 kada araw, pero hindi dapat isawalang bala ng publiko ang transmisyon na nakahawang sakit. Mas panatag kasi ngayon na lumalabas ng bahay ang mga residente matapos luwagan ang restriksyon sa ilalim ng Alert Level 2 ang Metro Manila dahil sa mababang kaso ng COVID-19. Sa pahayag naman ng ilang mga residente, naging panatag sila dahil sa mas mataas sa vaccination rate kung saan umabot sa mahigit 59 milyong Pilipino ang fully vaccinated na at mga nagpa-booster shot. Sinabi naman ni David na darating na araw ng mga puso ay maaaring sumampa na lamang sa 5,000 ang kabuuan bilang ng mga karagdagang kaso ng COVID-19 kada araw, habang 1,000 naman bago matapos ang buwan ng Pebrero sa buong bansa. Dagdag pa ni David na sa susunod na linggo ay posibleng nasa low risk classification na lamang ang maraming lugar sa bansa kung magpapatuloy ang pagsunod sa health protocols ng bawat Pilipino. COVID-19 update. Balita at talakayan sa DWIZ. Kasado na ang national at local na pag-arangkada ng pediatric COVID-19 vaccination sa edad 5 hanggang 11 ngayong araw na ito, Pebrero 7.
Ayon kay Vaccine SAR at National Task Force Against COVID-19, Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr., handa na ang 6 na vaccination na sites sa Metro Manila at 2 sa Region 4A. Mismong si Galvez ang nanguna sa ceremonial vaccination na gagawin sa National Children's Hospital mamayang alas 9 ng umaga at dakong alas 2 ng hapon naman sa Sky Dome SM North EDSA sa lungsod ng Quezon. Kabilang pa sa mga pagdarausa ng pediatric vaccination sa nasabing age group ang Philippine Heart Center, Philippine Children's Medical Center, Phil Oil Gym sa San Juan at Manila Zoo sa lungsod ng Maynila. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang kalihim sa suportang ipinakita ng mga magulang, lalo na ang Philippine Pediatric Society. Samantala, naghahanda na rin ang pamahalaan para sa National Vaccination Rollout sa araw ng mga puso, Pebrero 14. Balita at talakayan sa DWIZ. Siyam na sandali makalipas ang 6 ng umaga. DWIZ! Nasa kalahating milyong mga kabataang nasa edad 5 hanggang 11 ang magpapabakuna sa pagsisimula ng pediatric COVID-19 vaccination ngayong araw, Pebrero 7. Ayon kay National Vaccination Operations Center, Dr. Kizia Lorraine Rosario, sisimulan ngayong Lunes ang vaccination drive kung saan maraming kabataan sa nasabing age group ang nagparehistro laban sa nakahawang sakit. Ayon pa kay Rosario, hindi pa nakukuha ang kabuuang datos dahil karamihan sa mga kabataan ay hindi umano dumaan sa digital registration. Nabatid na 38 vaccination sites sa Metro Manila, 5 sa Central Luzon, 3 sa Calabarzon at 1 sa Cotabato City ang nakahanda para sa nasabing rollout. Bukod pa riyan, isinailalim na rin sa dagdag na pagsasanay ang healthcare workers para sa pagbibigay ng bakunang Pfizer na ligtas at angkop ang formulation para sa mga kabataan. Samantala, sinabi naman ni Dr. Mirna Kabuhat na Kabutahe na sa 170,000 kabataan ang nakapagparehistro online para sa ikinasang vaccination rollout sa Metro Manila, tanging sa 1,000 lamang ang inasama babakunahan sa unang araw nito na gagawin sa 6 na pilot sites. Nagpaalala naman si Kabutahe sa mga magulang na kumuha ng tamang impormasyon sa mga healthcare workers para magkaroon ng informed consent o consent sa pagpayag na mabakunahan ang kanilang mga anak. Nabatid na nasa 30 million dose ang bakuna ang binili ng pamahalaan para sa pediatric vaccination rollout. Balita at talakayan sa DWIZ. 11 sandali makalipas sa 6 ng umaga. DWIZ. Target ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng San Juan na mabakunahan na nasa 1,300 batang edad 5 hanggang 11 sa pagsisimula ng pediatric vaccination ngayong araw. Ayon sa San Juan LGU, tuturukan ang nasabing mga nasa age group ng low dose ng COVID-19 sa tulong ng Pfizer vaccine kung saan 6,200 mga bata ang nagparehistro sa vaccine program. Umabot naman sa 1,800 ang bilang ng mga bata na sa nasabing age group ang nagparehistro din mula sa ibang lungsod o lalawigan. Upang malibang ang mga bata, isasagawa ang pagbabakuna ngayong araw sa vaccination site sa San Juan City ng Children's Party theme na dinisenyo mismo ng lokal na pamahalaan. Naglagay din ng mga cosplayers kung saan maraming mga nakasuot ng superhero, clowns, balloonist at magicians upang malibang ang mga batang babakunahan. Bukod pa rito, magkakaroon din ng film screening at mamamahagi rin sila ng color sheets upang hindi mainip ang mga naghihintay ng mga batang babakunahan kung saan sakaling matapos ay muli sila makatatanggap ng loot bags. Maglalagay din ng harang o divider ang aktual na vaccination area upang hindi makita ang mga batang binabakunahan at para maiwasang magkaroon ng anxiety ang mga bata. Target ang lokal na pamahalaan na matapos ang pagbabakuna sa loob lamang ng 5 araw. Balita at talakayan sa DW. Ang vaccination site ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Valenzuela para sa pag-arangkada ngayong araw, Pebrero 7, ng pilot implementation sa pediatric COVID-19 vaccination sa mga edad 5 hanggang 11.
Kabilang sa mga pagdarausan ng bakunahan ang Pasolo Elementary School para sa mga nakatira sa unang distrito ng lungsod. Gayun din sa Malinta Elementary School sa ikalawang distrito. Maari namang magparehistro ang mga magulang na residente ng lungsod sa valtrace.upcase.net at hintayin lamang ang mensahe o tawag mula sa VC Vax staff. Mahigpiting ipatutupad ang by appointment vaccination at hanggang dalawang magulang o guardian lamang ang papayagang umalalay sa mga bata. Nagpaalala naman ng lokal na pamahalaan na huwag kalimutan ang birth certificate ng kanilang mga anak at ID ng mga magulang o guardian o anumang patunay ng kanilang proof of relationship. Balita at talakayan sa DWIZ. Handa na rin ang pamahalaang lokal ng Maynila sa unang araw na pagsisimula ng pediatric vaccination sa mga batang edad 5 hanggang 11 na isasagawa sa Manila Zoo. Nabatid na abot sa 30,000 Pfizer vaccine ang dumating sa Maynila para plantsahin ang planong pagbabakuna sa nasabing age group. Dahil dito, hinimok ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Maynila ang mga magulang at guardian na kaagad pabakunahan ang kanilang mga anak upang matiyak ang proteksyon ng mga bata laban sa COVID-19. Balita at talakayan sa DWIZ. DWIZ. Balita at talakayan sa DWIZ. 16 na sandali makalipas sa 6 na umaga. DWIZ. Hoy, asahan na raw bukas ha, 6 na taas sigil sa presyo ng mga produktong petrolyo. Maglalaro sa piso sa at 10 sentimos hanggang piso at 20 sentimos ang dagdag sigil sa kada litro ng diesel. 1.15 hanggang 1.20 naman ang posibleng aumento sa presyo ng kada litro ng kerosene, habang piso at 10 sentimos hanggang piso at 30 sentimos naman ang posibleng aumento sa presyo ng kada litro ng gasolina. Ayon sa ilang mga sources sa kumpanya ng langis, ang taas singil sa presyo ng produktong petrolyo ay epekto ng lumalalang sitwasyon sa pagitan ng Russia at mga karatig bansa sa Europa, kung saan posibleng magkaroon ng supply disruption o pagbabago sa supply ng langis sakaling magkadigmaan. DWIZ! Balita at talakayan sa DWIZ! At kaugnay nga ho niya mga kaibigan, magtataasan naman ang presyo ng gasolina, magtataasan naman ang presyo ng diesel. Ang ilang grupo ho ng mga transportasyon, public transport mga kaibigan, ay inihirito sa pamahalaan na kung maaari daw ho, ibalik na yung dating inaprubahan na 10 pisong dagdag pasahe sa mga jeepney. At mula ho ito dun sa 9 pesos na unang kusang ibinaba ng mga nasa sektor ng transportasyon. Bilang pagtugon na rin daw ho sa panawagan ng ating ilang mga kababayan na sinasabi nga ho ay kapos sa kanilang pangkabuhayan. Nasa kasama ho natin sa studio ngayon, live na live, si Orlando Calando Marquez, ang pangulo po ng Liga ng Transportasyon at Operators ng sa Pilipinas, so LTAP. Calando, gandang umaga sa iyo. Ay, magandang umaga. Long time no see, ha? Long time no see. At maraming salamat at inimbita tayo dito ni Sir Dro. Kaya lang nagkaroon yata ng konting aberya. So, tayo ho ay talagang grabe yung ating pagtaas dahil pang-anim na bukas. Simula po ng December, dire-diretso, wala nang pagbaba, kundi dire-diretso ang tumataas na nagigiriam pa lang yung sinasabi nila na dahilan sa pagtaas, eh nakailang beses na sila magtaas. So ito po ay sa amin ay dahil nga doon sa batas na deregulation law, eh para na lang tayo sa amin sa hanay ng transportasyon ay hindi lang kami, kundi buong sambayan ng Pilipino, iginigisa na lang tayo sa sarili nating mantika itong mga oil company na ito. So, kami po ay talagang nananawagan sa ating Secretary Togadi dahil nga napakatagal na yung usapan namin nila Chairman Delgra na ang sabi niya ay hinihiling na namin na ibalik lamang yung piso simula pa noong nag-usap-usap kami noong first week ng December sa Kongreso. Dahil Sir G. Mark, ang
kami naman ay nagkusa kami na nagbaba ng piso nung inaprobahan ni Chairman Delgra nung wala pang pandemic na yung 8 pesos noon ay umabot ng 43 yung ating krudo. Kaya inaprobahan niya yung 10 piso. So kung titignan natin yung marginal na 43 noon nung inaprobahan nila yung 2 piso, ngayon ay 58 na. Sa Bagyo ay umabot na ng 60-61 ang krudo. Kaya kami ay umaapila kay Chairman Delgra na ang usapan noon na hindi na namin gagalawin muna yung 2 pesos na ano na 12 pesos na petition namin noong September. Kundi ibalik na lang sana man niya muna para makapandagdag dahil nga napakataas yung presyo po, hindi lang po sa krudo, spare parts. Magsimula na tayo sa pagkain ng tao, galunggong. So may bili ka ng karni, baboy. So binaboy na yung presyo dahil nga sa OPSF natin na yung problema sa swine. Kaya kami po ay talagang nananawagan na kay Secretary dahil hindi naman kami pinapakinggan. Pasensya na po doon sa word ko kay Chairman Delgra. Dahil hindi naman kami, sabi niya patawag kami, pag-usapan. Dahil nga walang papel nung kami ay nagbaba. So ngayon gusto na namin bawiin. Sana walang papel gusto na namin itaas dahil bayad kami sa Permatrix. Hindi kami pwedeng idemanda. Kaya lang, respeto sa Departamento ng Transportasyon at sa ahensya ng LTFRB. So talagang tinutugunan pa rin namin na sila yung magdeklara na ibalik nyo na doon sa inyong voluntaryong ibinaba, ibigay na namin yung piso, ibalik nyo na. Wala man lang haniho. Kaya na kami talaga, sana naman ang NEDA, sana naman ang Kongreso at Senado ay nakikita naman nila yung aming kalagayan. Kaya kami po ay nananawagan sa ating Pangulong Duterte, kay Secretary Togadi at saka kay Senate President Tito Sen, sa Senate President Velasco na sana naman po ay pagbigyan kami. Unang-una ang DOE ni kahit isang beses lang sana kami, Sir J. Mark. Na nasilayan namin yung personal na pagmumukha na pinatawag kami ni Secretary Cusi, simula umupo, matatapos na lang pero walang pag-uusap sa aming hanay sa transportasyon. Ganon. Yun yung nakakalungkot na parte ng DOE. Para bang wala kaming naiaambag na tulong sa ating ekonomiya. Na sa kasalukuyan, alam namin na isa kami sa pinakamalaking nag-aambag ng buwis sa ating bansa. Eto nga Kalando, kasi katulad ko, ako isang commuter din, ano, sumasakay ng jeepney, sumasakay ng mga modern jeep natin. Opo. At naririnig ko rin yung mga sentimiento ng ilan natin mga kababayan, ano, lalo na nung marinig nila itong panawagan ng LTAP na ibalik sa 10 piso. Ever since daw na payagan na makapamasada muli yung mga jeepney mula nung magluwag matapos yung lockdown. Opo. 10 piso na ang sinisingil ng karamihan sa ating mga jeepney. Ang maliban na lang doon sa ilang mga ruta na nananatili pa rin na 9 pesos dahil maikli lang yung kanilang ruta, so hindi daw nila kaya makapagtaas ng singil dahil maikli lang yung kanilang ruta. Pero yung mga mahabang ruta, talagang 10 piso na yung kanilang siningil. Ganito yun, Sir G. Mark. Ano, kami ay nagpapasalamat doon sa ating mga pasahero na intindihan kami dahil unang-una yung pagbabayad nila ng 10, siguro naintindihan naman nila yung aming problema na napakabigat, Sir G. Mark. Dahil nga yung napakataas na bilihin, lalo na sa ating krudo, spare parts, so napakalaki. Yung sa spare parts po ay umabot na po ng 20% yung computation namin sa itinaas. Gulong, spare parts, baterya. So ito po yung napakasakit na kami, gusto namin pa rin. Bakit pa kami mananawagan ng ideklara ng LTFRB? Malaki po ang paggalang namin sa ating ahensya di gobyerno, sa LTFRB, kay Chairman Delgra, kay Secretary Togadi. Kaya kami, minabuti na pa rin namin na kahit walang kasulatan, yung aming pagbaba
kami na bilang ako ay Pangulo ng Liga ng Transportasyon sa buong Pilipinas, nananawagan pa rin ako. Mm-hmm. Dahil nga gusto namin po na maging legal, ayaw namin yung basta magtaas na lang. So ngayon, yung kahapon na isang araw, nag-ikot ako dito sa Metro Manila, marami daw nagbabayad ng 10 na ayaw na nilang kunin yung piso. Yung sukli. Mayroon naman nagsasabi na yung talagang driver daw ayaw ibigay yung piso. Yun naman ang sabi ng mga pasahero. So mayroon pong nangyayari na ganyan. Kaya nga po kami ay nananawagan sa ating LTFRB na ibalik na lang nila nang legal sila yung magdeklara. Dahil kami, noong diniklara namin na ibinaba, basta ibinaba namin. Buhay na buhay pa si Maring Seni Maranan. Buhay si Caip Rindilona. So ngayon ho, yung ipinail namin na petition dito noong September na 12 pesos ay nagpahayag na pakinggan lang namin si Secretary Tugadi na nagpahayag na wag muna. So kami ay sumunod na, hindi na kami nangulit. Na ang aming pakiusap na lang po Secretary Tugadi noong December dahil grabe na po yung aming ating bibilihin, ay ibalik lamang yung binayaran namin na 10 piso, yung piso lang. Para yung binayaran naman namin ay pakinabangan namin dahil 4-5 buwan lang yun na ginamit namin yun, yung binayaran namin na Permatrix, Sir G. Mart. Kaya ngayon po kami talaga, inuulit-ulit ko na talaga ako po ay nakikiusap para sa ating mga kasamaan sa Chuper na sana naman po ay madagdagan yung aming kinikita dahil karamihan ng operator ng jeepney, Sir G. Mart, ay hatian na lang, tanggalin na yung pinangkrudo, pinanggastos lahat, kung magkano yung matira, yung bang bukas puso na lang ito, na eye-opener na lang dun sa ating mga driver, na sana naman ay huwag dayain ang ating mga pinagtatrabahuan, para sa ganun po ay magsama tayo ng maganda, at ito po yung programa ng gobyerno na modernization, sa Denmark. Hindi po kami kumukontra dyan. Ngayon, yung ini-implement na naman na parusa sa atin lahat, hindi kami lang sa public transport, yung non-contact violation sa mga apat na siyudad ng Metro Manila na hindi po nag-public consultation, yung non-contact violation, ang masakit dito, sila yung nagpasa ng batas, hindi naman pala nila kayang i-implement, kundi ibigay nila sa mga concessionaire. Na ang nagmimintin ngayon ng traffic light computerized system na panghuhuli ay pribado. E ano bang hahabulin ng pribado? E di manghuli lang ng manghuli para malaki yung kanyang kita. So ito ho yung mga hindi ho kami sang-ayon dahil wala pong public consultation na ginawa ng mga local government. Pangalanan natin yung local government na nag-i-issue nito na hindi kami kinonsulta. Kahit itanong nila kay Kaobet Martin, kay Boy Vargas, kay Liberty Di Luna, asawa ni Pren Di Luna, kay Boy Ribanyo ng Pejudap, kami po, kaysa taxi, sa mga bus, ito po ay inaangal na nagdemanda na nga ang bus tungkol dito, yung non-contact violation na 1,000 po ang binabayaran ng operator na hindi naman violation ng operator kundi violation ng driver dahil wala pong fine-tuning. Hindi kami kumukontra dito. Kaya lang sana nagkaroon, Sir J. Mark, ng fine-tuning na isinama naman ang taong bayan. Hindi. Basta gusto nila. Inapagsamantalahan na nga tayong lahat, mga kababayan, ng ating pandemya ng coronavirus. Pati ba namang gobyerno na local government na 4, Valenzuela, Paranaque, Manila, Quezon City, pati ba namang kayo pagsasamantalahan nyo na naman ang taong bayan na wala man lang kayong honey-honey public consultation? Huwag naman po, maawa naman po kayo sa taong bayan. Oho. Pero nabanggit nyo nga yung modernization, Kalando, no? Kasi marami yung mga kababayan natin, yung mga ibang mga kasama natin sa public transport, nag-shift na dun sa traditional jeepney, papunta dun sa modern jeepney. Opo. At ang kanilang karanasan tungkol dyan, tumaas yung kanilang kita sapagkat nabawasan yung kanilang maintenance cost. Na dahil dun sa bago yung unit, so medyo matagal bago dumating dun sa maintenance.
At tumaas din yung kanilang kita sapagkat mas mataas yung pamasahe na iginawad ng LTFRB sa mga modern jeepney kumpara sa traditional jeepney. Okay. Eh, paano naman daw ngayon? Eh, dahil ang mga traditional jeepney, kaya daw talaga nais i-phase out ng DOTR ay dahil sa mas malakas na ang maintenance dahil every time na dahil last pag na ay ginagamit ay laging mini-maintain. Opo. Mas madalas ang maintenance. Tama po. Paano raw ho yun? Dapat talaga mag-shift na tayo doon sa tinatawag na modernization. Alam mo, Sir J. Mark, napakaganda ho. Kami po ay hindi po kami kumontra sa programa ng modernization. Unang-una ho, sa history po ng jeepney modernization, ako po yung nagsimula ng jeepney modernization sa Makati. 1996 pa po na naglabas ako ng air-condition na jeep. Na jeep talaga. Hanggang nakita mo yung jeep na air-condition na jumbo jeepney sa Makati. Pumapasada dyan sa kalayaan. Pero awa ng Diyos, mula po nung nagpandemya na ito, dahil talagang inuupakan ko yung mga hindi po kanais-nais na ini-implement na walang konsultasyon dyan sa LTFRB, awa ng Diyos, hanggang ngayon, hindi na pinatakbo ni Chairman Delgra yung aming jeep na air condition na makakalakad ka sa loob ng jeep, air condition, komportable. Pero dahil nga sa ako yung nagbubulgar dong kabalbalan na ginagawa dyan sa LTFRB, Chairman Delgra, humihingi po ako ng paumanhin. Hindi ko pa personal na kayo po ay kalabanin dito. Kundi yung ginagawa nung inyong mga tao, hindi ko alam kung kayo ang naguutos na wala man lang konsultasyon, eh galit na galit kayo sa akin. Pati yung hanap buhay na ipinakita ko na yung modernized jeepney sa Makati, hanggang ngayon, pinanawagan ko, ipinakiusap ko pa ito kay Yusek Artemio Tuason ng DOTR. Pero awa ng Diyos, hanggang ngayon, sabi ni Yusek Tuason, asikasuhin ko to, sayang, sabi niya. Dahil unang-una, ikaw yung nagpakahirap na nagano. Pero awa ng Diyos, hanggang ngayon po, Yusek Tuason, ipagpomanhin mo. Hindi pa rin po tumatakbo yung aming mga jeepney air condition dahil ayaw daw bigyan ng QR code at yung iba naman, nag-extend kami ng franchise, pero ang ibinigay lang na prangkisa namin noong 2020, noong December. Pero bakit nila ini-extend yung mga mas luma pa sa akin na mga jeep? Kaya hindi ko alam, kaya ako po ay nalagang nagsasalita dito sa radyo, hindi ko po kayo tutulig sa inyo kung tama yung sistema. Unang-una kasi wala akong pag-uusap na ginagawa nyo eh. Kagaya nitong hinihiling namin na ibalik yung piso, Sir J. Mark, na pamasahe dyan sa ating mga jeepan, yung mga ordinary na bus. Hanggang ngayon, hindi ina-action ng LTFRB. Yung hinihiling ng makasamahan namin na bus na sana naman makapaghatid nila kahit nalagyan na ng dito sa Metro Manila. Dahil nga putol-putol ang biyahe ng mga bus. Pero yung mga kolorum na mga minibus na kung tawagin yung mga van, nakakadiretso mula Maynila hanggang Ilocos Norte. Mula Maynila hanggang Bicol hanggang Bisaya nakakabiyahe yung mga kolorum. Bakit ganito ang dinadanas namin na legal kami? Eh di kung ganun, di mag-illegal na lang kami lahat. Naku, yun diba? Naman ang ano dun. So ngayon, nasaan ang proteksyon ng ating pasahero? Kaya sana ho, dung paggalang namin sa batas, paggalang namin sa inyo, Chairman Delgra, tingnan nyo naman mabuti. Kawawa naman at sinasabi nyo, kayo na ang pinakamagaling na chairman sa LTFRB. Pero tingnan nyo mabuti. Tanungin natin ang ating mga constituents ninyo sa ating transportasyon. Kagaya ngayon, napakataas ang krudo, napakataas ang mga commodities. So, wala na ho, wala nang hindi tumataas. Mm-hmm. Kaya lalo na bukas na naman, tataas na naman ng 120 ang krudo. Kaya ho, talaga ako, sabi nga nila sa akin, sabi nga ng pamilya ko, Dad, sabi niya, huwag mo na kalabanan ng gobyerno dahil unang-una, buhay mo nakataya dyan. Mm-hmm. Ako ho, sa edad kong ito, kung talagang kunin ako ni Lord at sa pamamagitan ng inyong paggalit sa akin, walang problema,
basta maipagtanggol ko lang ang ating makasamahan, Sir G. Mark. Eh, medyo kapos tayo sa oras sa kalando, no? Pero, gay pa man, eh baka may iba pa kayong naisipabot sa ating mga kababayan na hindi ko naitanong sa inyo. Eh, nasa inyo ang pagkakataon. Gusto lang natin ipaabot o nang una kasi, Sir G. Mark, ano, ay tayo ay naging past president ng Filipino Inventor Society at mayroon pong mga gadget talaga na ginagamit ko, ginagamit ng mga abing mga ibang kasamahan na yung pong pampatipid sa gas at pangalis sa pollution ng sasakyan, pampaganda ng makina, ay open po na nagbibigay tayo ng training seminar kada Sabado para po makatipid po tayo dahil sobrang mahal. Dahil po yung batas na umiiral pagdating sa ating mga bibili na imported products, lalo na itong susi ng kabuhayan ng buong bansang Pilipinas, yung fuel, langis, gulong, bater, lahat ho ay deregulation law. Kaya siguro ho, Sir G. Mark, ay panananawagan tayo na ang ating makasamahan na yung pong ating mga produkto na Neobetron sa Kawandrilub, ito po yung mga additives na ating napakaganda na sertipikado po ng DOST. Huwag na huwag po kayong bibili kung wala pong dokumento na hindi po certified po ng Department of Science Technology. Ito po ay gusto na namin to na magamit ng Pilipinas dahil itong mga imbensyon Pilipino, Sir G. Mark, kung nakatingala tayo sa mga ibang bansa na yumaman dahil sa kanilang mga imbensyon. Kaya ang aking pinapanawagan sa ating din mga kababayan ay gamitin natin yung mga magaganda na produkto ng Pilipino para po sa ganun po ay makatipid tayo sa krudo na napakamahal. Kaya gasolina, gaganda ang andar ng makina at nagbibigay tayo ng kada Sabado, Sir G. Mark, ng libreng seminar, training, para maintindihan nila yung produkto. At pwede po silang tumawag doon sa telepono po na 0925-379-8310 at yung service center natin dyan sa Makati ay 0961-502-0906 at saka yung 0998-574-3574 para po makatulong tayo at panawagan ho. Yung ating mga kababayan kasamaan sa hanay ng transportasyon, eh alam ko po na hirap kayo. Yung pong paniningil na wala pa pang deklarasyon ng LTFRB, eh hindi naman tayo kayang i-violate po yan dahil binayaran natin ng Permatrix, kaya natin i-depensa po yan. Kaya lang, kung maaari sana po panawagan sa ating LTFRB kay Secretary Tugadi na i-deklara nyo naman, na ibalik nyo na po yung piso dahil sa kadahilanan na napakataas na po ng fuel at napakataas ang bibili ng mga commodities. Kaya maraming maraming salamat, G. Mark, at yung ating mga kababayan, sumunod pa rin tayo sa social distancing, face mask at saka yung paghuhugas ng alcohol sa kamay, paglagay. Kaya para tayo po ay safety tayo dahil napakahirap po yung ating kalaban dito sa COVID-19. Iyon. Hindi natin nakikita. Oo nga. Kaya yan, at least sana rin magkaroon na rin ng pag-uusap o dialogo sa pagitan ng mga transport group at ang LTFRB para na once and for all mabigyan na ng closure itong usapin ng pasahe. Di ba? Lalo na makaagapay din kasi sa pang-araw-araw na kabuhayan ng ating mga chauffeur. Dagdag ko lang dahil kami ngayon nagpasya na po kami dahil hindi naman po kami pakikinggan ng LTFRB kundi sana pakiusap namin yung piso ibalik nila at yung pong aming petition na 12 pesos antayin na lang namin sa bagong pamunuan ng ating bansa at isa pa sa ipapagbili natin sa ating mga kababayan, sana ho mga kababayan eh tignan natin kung sino yung ibubuto nyo na naman. Baka mangako na naman yan, ayaw na namin, Sir G. Mark. Ang bumoto sa nangako na nga, toto pa rin pa. Ang dami ho niyan. Yung mga nakaupo dyan sa Senado, sa Kongreso, ang dami po niyan. Puro pangako. Tingnan nyo, yung mga batas na ipinapasa nila. Walang konsultasyon, pero ipinapasa nila na batas. Ginagawang gatasan ang taong bayan. Mm-hmm. Maraming salamat, G. Mark. Mabuhay po tayong lahat. Salamat po, salamat. Ayan po mga kaibigan, si Orlando Calando Marquez, ang Pangulo po ng ELTA. Balita at talakayan sa DWIZ. GWIZ.
Balita at Talakayan sa DWIZ. Alas 6:41 ng umaga. DWIZ. Oy! Aarangkada na nga ho ngayon yung pediatric vaccination ho, ha, para sa mga kabataan. Yung pediatric vaccination, di edad 5 hanggang 11. Aba, doon ho sa, ano ha, doon sa SM Sky Dome sa Quezon City at doon sa SM Aura sa Taguig City, aba, eh, malasirkus yung kanilang, tema. Doon naman sa San Juan, eh, mala children's party ang kanilang tema. Para na sa gayon, hindi naman masabi nga, eh, matakot yung ating mga kabataan doon sa Hiringuilla, no? Eh, dito kaya sa Santa Ana Hospital, paano kaya aarangkada yung pediatric vaccination sa mga natin dito laban sa COVID-19. Nasa linya ho natin si Dr. Grace Padilla, ang medical director ng Santa Ana Hospital. Doc Grace, magandang umaga po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa DWIZ. Hi, good morning Sir J. Mark at sa lahat ng nakikinig at nanonood. Magandang umaga po sa inyo lahat. Apo, Doktor, eh meron din bang pagbabakunang gagawin sa inyo diyan na para sa mga kabataan na sa pediatric age group? Yes, sa City of Manila, dalawang ospital po ang ating nag-participate dito sa ating vaccination rollout, no. So, ang sa City of Manila po, sa Manila Supo namin gagawin ang ating rollout ng vaccination at sa bagong ospital ng Maynila. Mm-hmm. So, doon po sa Manila, so ang naka-in-charge po nating ospital doon ay ang Justice Abad Santos Memorial Hospital para yes, sila po yung mag-roll ng bakuna. Mm-hmm. Ah, I see. Pero sa mga gaano karaming mga kabataan ho ang target ba natin dito, Doktora? Well, for the whole city of Manila, more than 200,000 ang ating ini-expect, no, for this rollout. Pero depende dun sa darating na vaccine. So last Saturday, ang Santa Ana Hospital ay nakatanggap na po ng 30,000 na vaccine from our Department of Health. Pfizer vaccine po for pediatric age group. I see. So, maano pala, no? Pero, paano ba natin makukumbinsa yung ilan natin mga kababayan, mga magulang, doktora? Kasi yung iba, hesitant pa rin na pabakunahan yung kanilang mga anak. Yes, expected naman natin yung may hesitancy, pero kami po ay talagang nare-recommend namin, including yung mga included na din yung ating Philippine Pediatric Society at ating PIDSP, Pediatric Infectious Disease Society, na talagang magpabakuna ang mga bata kasi ito po ay added protection, no? Hindi lang basta added protection, it will also address the mental problem ng ating mga kabataan or yung mga batang ages 5 to 11 years old. Kasi almost 2 years na eh, no? Almost 2 years na nasa bahay lang sila, so merong effect din yan sa mental health ng ating mga kabataan. Ngayon, ang bakuna, pinasuri naman yan at based dun sa mga research, no, or ginanap sa ibang bansa, talagang recommended na po ang bakuna na yan at ng ating Department of Health at ibang mga society, pediatric society. Ngayon, so paano ba ang ano nito? Ang Pfizer medyo low dose itong ibibigay do sa ating mga kababayan, mga kabataan, ano po? Yes, may special dose ang ating pediatric age group, no? Nasa 10 microgram siya. So kung susuriin natin yung bakuna na Pfizer sa mga matatanda ay kulay violet. Itong dumating sa atin ay kulay orange, meaning magkaiba sila ng dosage. Ayun. Eh hindi naman ito
nabanggit niyo yung kulay, ano ho. So, walang magiging kalituhan dito kung ang may bibigay, baka mamaya yung pang-adult ang may bibigay sa mga bata. Yes, specific po siya na bakuna para sa mga bata. So, yung isang bakuna na yon ay meron 10 doses yon na mga for vaccination. Opo. Doktora, pwede ba ito dun kahit yung mga bata, sabi nga may ilang mga kabataan na meron din mga nararamdaman, may mga comorbid conditions, pwede ba rin silang bakunahan ito, doktora? Yes, sila yung priority lane natin, no? Ang kailangan lang nilang gawin ay kumuha ng clearance sa individual pediatricians nila na talagang ready silang bakunahan. So, sila po yung nasa priority list natin in pediatric age group. Ayun. So, halimbawa, ngayon dahil ngayon, no, kailangan ba nakapag-register din sila? Hindi po pwede ang walk-in dyan sa Manila Zoo, if ever, doktora? So, for the City of Manila po kasi, lahat po ay kailangan mag-online registration sa amin. So, www.manilacovid19vaccine.ph. So, mag-generate po nila yung QR code nila doon. And then, kailangan din po nila magpa-schedule sa Manila Zoo, no? Mag-online din po sila, www.manilazoo.ph. So, makakakuha po sila ng free ticket sa Manila Zoo. So, pagkatapos bakunahan yung mga bata, pwede na po silang magpasyal sa loob ng ating bagong Manila Zoo. Ayun. So, at least, pambawi, no? Sa mga bata na bakunahan. May libreng tour na sila dyan sa Manila Zoo. Yung po, opo. Yung bagong renovated nating Manila Zoo na world class, so makikita na rin po nila yon. Para siyempre, kailangan sa mga bata, hindi traumatic yung experience. Kailangan enjoyable sila pag magbabakuna, di ba? So, Alam nyo naman yung mga bata, iyak ng iyak. Pag makita mo lang yung rinigilya, baka magtakbuhan pa tayo. Bago natin sila bakunahan. Pero if they are in a pleasant place, no, parang mawawala na yung kanila. Hindi sila matatroma. So at least maganda. Anyway, doktora, baka may iba pa ho kayong gustong ipabatid sa ating mga kababayan. Nasa inyo po ang pagkakataon, doktora. Yes, oo. For the Santa Ana Hospital, medyo bumababa na rin po ang cases namin from 100 naging 34 na lang ngayon. Medyo 27% na lang po ang ating COVID bed occupancy rate. Kahit na po mababa 'yon, continue pa rin po ang ang minimum health protocol natin, like yung pagsusuot ng face mask and social distancing, at importante po, magpabakuna po tayo. Isama na rin po natin yung ating mga bata dahil sila po yung vulnerable population ngayon. Kasi nga dito sa January, no, meron kaming 25 pediatric patients na COVID positive. So sila po rin ay nai-infection ng COVID. So importante pong pabakunahan na rin po natin sila. Ayun. Anyway, doktora, maraming salamat to sa pagtanggap po sa aming tawag, pagsagot po sa aming mga katanungan. Magandang umaga po sa inyo. Good morning, Dan. Thank you. Thank you po. Ayan po mga kaibigan, si Doktora Grace Padilla, ang Medical Director ng Santa Ana Hospital. DWIZ! Alas 6:50, 10 minuto, bagong alas 7. Balita at talakayan sa DWIZ! Sa gitna ng pandemya, palakasin ang resistensya. Siguraduhin ang 7-8 oras na tulog. Kumain ng masustansya at manalangin. Isang paalala mula sa MX3. Be extraordinary with MX3. Magandang araw po! Ito po si Venus Ra. Ngayong pandemic, serving others is the best. Sa pagtutulungan, patuloy ang ating laban sa buhay. Kaya dapat always healthy with proper diet, exercise, and MX3 Coffee Mix to ignite my day. Lagi akong focus, active, at extraordinary. Because the most important things in life deserve nothing less. MX3 Coffee Mix, my choice. Come on, let's go to Isuzu Jaguars. You won't regret it.
visit Isuzu Gencars Makati, Isuzu Santa Rosa, Isuzu Batangas Santo Tomas, Isuzu Batangas City, Isuzu San Pablo, Isuzu Legazpi, and Naga. DWIZ! Balita at talakayan sa DWIZ! Alas 6.52 ng umaga, 8 minuto bago ang alas 7. DWIZ! Ay, sunod-sunod ang pabati ni Hias dito ha. Parang may darating ba tayong almusal dyan? Oh, eto, birthday. Para ho doon sa mga nakakakilala, mga kaibigan, ito ang aming mga babanggiting mga pangalan. Nais ho namin pinapaalam sa inyo, sila ho ay nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Ang pabati ho ay mula kay Hias Pantalyon. Oh. Siguro hindi ko na, baka para at least ligtas tayo. Ang bahaging ito ay atin sa inyo ni Hias. Oh, 'di ba? Happy birthday kay Larry Borda, ang ating isa sa mga kasamahan dito sa DWIZ, ha? Happy 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 birthday. Happy birthday. Si Jezreel Santillan ng DOTR. Oo, na dati natin kasamahan dito. Siya ay nagdiriwang din ng kanyang kaarawan. Happy birthday! Si Erlinda Ibanez, buting ina ni Allen, nating social media rito. At may bahay ng ating dating kasamahan. Ang isa sa mga magigiting ding radio patrol na si John Ibanez. Happy, happy, happy birthday! Happy birthday! Ito, mga pabati na ni Hia, si Miss Cheryl Cosim. Na TV 55 ba siya? TV 5? Oo, si Cheryl. Oo, birthday pala niya. Oo. Happy birthday, happy birthday! Happy birthday! Si Boss Jake Madiraso. Nagdiriwang din ba ng happy birthday yon? Aba, nagdiriwang din pala. Happy birthday! At si Asik Kelly Ramos. Anong, saan nga ba si Asik Kelly Ramos? Saan siya? Saan nga ba siya? Si Asik Kelly Ramos ng PCOO. Aba, Secretary Andanar. Baka naman. Happy birthday! Alas 6.54 ng umaga. DWIZ! Ayan ah. Ulitin ko pa ba? Ang bahaging pong ito ay hatid sa inyo ni Hias. Hias ah. Mananagot ka ngayon kay Sir Tito Encarnacion. Ha? Dahil dahil kumain ng airtime yung mga pabati mo. Naloko na. Oh, ha? Dahil diyan, alam mo na. Ha? Oh, sinasabi ko sa iyo eh. Oy, samantala mga kaibigan, ha, inihayag ng Department of Health o DOH na walang karapatang na malalabag sa gagawin ng pagbabakuna kontra COVID-19 sa mga batang nasa edad 5 hanggang 11. Paliwanag ho ni Health Undersecretary Mirna Kabutay, Chairperson ng National Vaccination Operations Center, na hindi naman mandatory ang pagbabakuna sa mga bata. Dagdag pa ni Kabutay, kagaya na lamang rin ito ng pagbabakuna sa edad 12 hanggang 17 na kailangan ng consent form na may pirma ng magulang habang ang mga bata ay may kailangan ding sagutan ang consent form. Hinikayat naman ni Senador Christopher Lawrence Bongo ang mga magulang na pabakunahan ng kanilang mga anak laban sa COVID-19 ngayon nakatakda ng simula ng pamahalaan ng pilot vaccination para sa mga batang nasa edad 5 hanggang 11 ngayong araw na ito. Dapat sana sa Pebrero 4 sisimula ng bakunahan, ngunit naantala ito dahil sa hindi pa dumating na mga bakuna noong nakalipas na Linggo. Sinabi pa ng senador na ang pagbabakuna sa mga bata ay mahalagang bahagi ng National Immunization Program dahil magkakaloob ito sa kanila ng dagdag proteksyon laban sa virus. Sa Balita at Talakayan sa DWIZ. Nanawagan naman sa pamahalaan ang isang grupo na siguraduhin na walang kapalpakan ang contact tracing system sa pagduluwag ng travel restrictions at pagbubukas ng pintuan ng Pilipinas para sa mga dayuhang turista na bakunado. Ayon kay Attorney Marco Bautista, kailangan matiyak na ligtas ang pagpapatupad ng mga polisiya para mapigilan agad ang hawaan sakaling may makapasok na bagong variant at may madiskubring positibo sa COVID-19. Hinikayat pa ni Bautista ang mga lokal na pamahalaan
na tanggapin ang mga foreign at domestic tourists habang ipinatutupad ang health and safety standards. Pinapurihan naman ng grupo ang pag-alis ng isolation requirement sa mga balikbayang overseas Filipino workers na fully vaccinated. Balita at talakayan sa DWIZ. Nilagdaan na po ang multibilyong piso ng alaga ng kontrata sa pagitan noon ng Department of National Defense at ng Brahmos Aerospace Defense Company. Ito'y para magkaroon ng kakayahan ng Pilipinas sa ipagtanggol ng teritoryo at soberanya ng bansa laban sa mga mananakop. Matatandaan na ilang mga isla naging iba pa mga features ng binagtatalo ng West Philippine Sea ang patuloy na binabantayan ng Pilipinas. Batay ho sa annual Global Firepower Ranking kung saan sinusukat nito ang kakayahan ng mga sundalo ng bawat bansa. Meron pang 51 o pang 51 ang Pilipinas sa 140 bansa sa mundo kung saan nakapagtala ang ng 0.81 power index batay sa air, land at naval forces ng iba't ibang sandatahang lakas. Sa ilalim naman ng Administrasyon Duterte, naglaan ng 300 bilyong piso para sa modernization batay na rin sa itinakda ng batas kung saan kabilang ho sa pondong inilalaan ay ang missile frigates na BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna. Balita at talakayan sa DW... Meron na naman po tayong isang minuto bago ang alas 7 mga kaibigan. Muli yung iginiit ng kampo ni dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos na hindi ito babanat o maninira ng mga katunggali o kalaban sa darating na halalan. Ayon ho ito sa tagapagsalita ng kampo ni Marcos na si Atty. Vic Rodriguez na nagsabing panuntunan ng kanilang uniteam na hindi ito magtataguyod ng negatibong pangangampanya partikular sa mga katunggali. Salip ay ilalatag lamang nito ang mga gagawing plataforma na makabubuti sa bawat mamamayang Pilipino. Sinabi pa ng abogado na ayaw ni Marcos Jr. na sayangin ang oras at sandali at sa sandali nasiraan ang mga kalaban bagkus ay gusto lamang niya na ibigay ang wasto, tapat na serbisyo, magkaisa, magtulungan ng lahat para maituwid ang bansa sa krisis na dulot ng pandemya. Balita at talakayan sa DWIZ. At narito na ho ang mensahe ng ating Boss D. Edgar Cabangon ngayong araw na ito ng Lunes. If there's one thing in my life that's missing, a heart filled with love has always something to give. Sabi niya, ang puso raw na punong-puno ng pagmamahal ay laging may kakaunti, kahit kakaunti o marami na naibibigay. Laging may naibibigay. Na, diba? Yun ang ano eh. So, ang puso na laging nagmamahal ay laging may naiaalok, laging may naibibigay. Sapagkat ang pagmamahal ay pagbibigay. Thank God and thank God. Have a great week ahead. God bless. Yan o ang kalipunan ng ating balita at talakayan ngayong araw na ito ng Lunes. Standby lang. Susunod na IZ Balita Nationwide. Balita at talakayan sa DWIZ.